Hello everyone, welcome back to Plantaholic Me channel. Today I'm going to show you how to propagate prayer plants or calatheas. One of my friend kasi requested na ipakita daw kung paano ba magparami ng prayer plants or kung paano rin sila alagaan. So, yan, tapusin niyo po yung aking video kasi later i-share ko rin kung ano ba yung effective tricks para lumago at saka dumami yung ating mga calathea. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe to my channel para ma-update kayo sa mga future videos natin, mga care tips sa mga plants, kung paano sila alagaan, and more. So, ayan guys. So, paano ba natin malalaman na pwede nang ipropagate yung ating prayer plants? Siyempre, diba, hindi naman natin gustong bigla na lang, magbabawas ka na lang din. Hindi pa pala pwede. So, eto guys. For example, eto kasi. Ayan. So, makikita nyo, nakahiwalay. Nakahiwalay na siya. Eto. Itong part na to, nakahiwalay na siya sa main puno or pinaka ano, ayan, tumubo siya na nakahiwalay. So, yan yung sign, pag humiwalay na siya, yan yung sign na pwede na natin siyang galawin or ipropagate. Gaya nito guys, so, yan. So, originally, ito yung mother niya. Ito. Tapos, tumubo na lang ng separate itong bago. Kaya, gusto ko na lang siyang ihiwalay. Tulad niya, no? So, tulad niyan, kapag tumubo yung suloy niya or baby niya, dyan mismo, hindi siya nakahiwalay. Pag humiwalay na, pwede, it's a sign na pwede mo na siya epropa or ihiwalay ng pot. Ito si Crimson, guys. I-check ko yung roots niya kasi ang alam ko, nakahiwalay yung isa na yan. Dyan. So, itatry ko siyang check mamaya. Kung pwede or hindi. Kasi kung nakadikit pa rin yan or buo siya, hindi pwede. Guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano kaganda yung ipanampalay sa prayer plants. So, ito ilalabas ko sa pot. And, ayan yung sign, guys, na ayan, ang ganda ng tubo ng roots niya, oh. So, more on ipanampalay siya. Cocopit lang yung nasa gitna. Nilagyan ko ng cocopit. Tapos, ganyan kaganda yung roots. Palatandaan yung white roots na yan, guys, na active or maganda yung kanyang tubo. At saka pansin ko rin ito. Sobra yung dalas ng pagdadahon niya or pagtubo ng mga suloy niya. Ayan. Kaya nga ito naisipan ko ipropagate kasi nagsisikip na siya. So, yan. Magandang ang ipanampalay guys sa prayer plants. So, i-check ko lang kung alin yung nakahiwalay at alin yung hindi ha. So, after checking kung alin yung safe na alisin, ihiwalay. Bali, yung kanina, yung isang pot, tatlo yung nahiwalay. Napaghiwalay ko sila as three. Eto, hindi ko pa siya pwedeng galawin kasi. Ayan, oh, may bagong suloy na siya dyan. So, eto dapat nakahiwalay na to, pero hindi ko muna aalisin kasi babing baby pa. Originally, ito yung binili ko guys. Ito lang dalawang dahon na yan. Nagkaanak na siya. Naging dahon. Puro bago na tong mga to. Ayan. So, ganyan siya dapat. May sarili siyang roots. Ito. So, nabili ko to for 500. Ngayon, after 2 months lang. Ayan, pwede na. Magiging tatlo na siya.
kasi separate ko na siya ng pots. So guys, ganyan, ito nga, ito yung pinaka discovery ko sa pagdating sa mga prayer plants, yung ipanampalay. Kasi before, hirap na hirap ako magpabuhay ng prayer plants. Parang feeling ko, hindi sila tumutubo, hindi sila nabubuhay. Lagi sila nang may mga spots na pangit o nasisira yung dahon. Pero mula nung gumamit ako ng ipanampalay, almost siguro 70 or 80% ng medium ko is ipanampalay. Ang ganda ng tubo niya, guys, as in. Tuloy-tuloy lang yung pagtubo ng mga suloy niya, mga bagong dahon. So, ayan. Ito yung isang variety. Sylvia ba to or ano? Ito, parang takot akong ihiwalay. Kasi, oh, tutubo pa yung bago niya suloy. Hindi ko muna siya to gagalawin. Ito, ipakita ko sa inyo yung ganito. Tingnan nyo yung suloy niya. So, pag ganito guys, hindi na ako nagtitake risk. Mahirap pagkat sa part na to kasi bago pa lang yung kanyang suloy. Then, ano, baka maapektuhan kasi itong bago niyang suloy dito tsaka ito. So, yan. Later na lang. Hindi ko muna gagalawin si Cora. Cora ba siya? Or Sylvia? Hindi. Ewan ko. Kalimutan ko na pangalan niya. Yan ang problem ko sa ano, sa identification ng plants ko. Mas madalas nalilito ako, guys. So, si ito, si Crimson. Yan. Kabisado ko si Crimson. Kasi siya yung kaunaw na akong Calathea. Ayan. Nahiwalay ko naman to ng safe. Ayan. May mga roots. Ayos siya. Dalawa na siya. Magiging dalawang pots na siya. So, ayan guys. Ang masasabi ko lang, kapag magsaseparate kayo ng plants nyo or magpapropagate kayo, be sure na hindi masasaktan masyado yung ugat. Tulad nyan. Ito, hindi ko gagalawin kasi sensitive pa. Kagaya nito. Ito, hindi ko rin gagalawin kasi ayoko masaktan yung mga suloy niya. Ganun lang. Parang extra care lang para hindi mamatay yung plants pag once nilipat mo. Magpaparami ka nga, mga patay naman yung mapaparami mo, hindi mabubuhay, sayang, di ba? So, ayan guys, nilagay ko na dyan yung aking mga na-propagate or nailipat sa ibang pots. So, ayan. So, pinaka-sensitive sa araw ang Calatheas and prayer plants, guys. Kaya ako, ayan, may net sa taas. Okay lang yung ulan kasi basta maganda yung ano mo, yung pots mo. Hindi naman yan sila basta-basta, ano, dahil gustong-gusto nila ng ulan. Ang pinaka-no-no sa kanila is yung direct sunlight. Morning sun pwede pa, siguro 1 to 2 hours. Pero beyond that, guys, hindi na maganda sa kanya. Dahil biglang yung mga dahon niya, masusunog yan.
napapangit, nagkakaroon ng spots kagaya nito. Ito, nababadto sa araw. Napabayaan ko sa labas. Ayan, makakaganyan yung ano nyo guys pag nababad sa araw. Kaya, suggestion ko, kung hindi sa loob ng bahay, lagyan nyo ng net yung inyong garden ang paglalagay ng calatheas or prayer plants. So guys, hanggang dyan na lang muna. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!